Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Cavite Police Provincial Office kaugnay ng pagpatay sa isang Australiano sa kanyang kinakasama at manugang nito. Tinututukan na ng PNP ang isang lalaki na tinuturing na person of interest sa krimen. Live mula Tagaytay City, nagpapatrol, Jeff Caparas. Jeff, ano na ang update sa kasong ito? Yes, and alam mo, patuloy pa rin yung isinasagawang backtracking ng Tagaytay City PNP para nga makita o malaman yung mga posibleng dinaanan, papatakas nitong person of interest. Samantala, Zen, lumabas na rin yung resulta ng autopsy ng mga biktima at natukoy na, Zen, yung totoong sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Ang nakahood na jacket at nakamaskarang lalaking ito ang itinuturing na person of interest ng Tagaytay City Police sa pagpatay sa Australiano, kanyang kinakasama at manugang nito. Ayon sa PNP, may taas na 5'6 hanggang 5'8 ang suspect. Sa CCTV sa hallway ng Lake Hotel, nakunang lumabas ng room 103 ang lalaki pasado hating gabi nitong July 10. Sa kwartong ito, naka-check-in ang mga biktima. Matapos ang ilang segundo, bumalik ulit siya sa kwarto. Pero hindi nakuna ng CCTV kung saan dumaan papunta sa kwarto ang lalaki. Yung paglabas ng person of interest natin is about 5:46 a.m. yung sa kwarto na naka-check-in yung mga biktima natin. As to dun sa pumasok sa kwarto, wala tayong CCTV footage nun. We are still investigating on that. Ang isa lang naman na possible entrance doon ay yung likod. Yung likod sa bintana. Pasado alauna ng hapon ang madiskubre ng hotel staff ang bangkay ng mga biktima sa kanilang kwarto. Pinuntahan ito ng staff dahil nakatakda na silang mag-check out nitong Miyerkules. Inabutan ng empleyado na nakagapos ang mga kamay at paa ng mga biktima at nakapackaging tape ang kanilang mga bibig. Tinitingnan ng murder weapon ang dugang piraso ng baso na nakuha sa crime scene. Cause of death nung male victim is yung kanyang wound on his neck. Then the older female victim ay asphyxia. Ang nakita lang kasi natin na piece of evidence doon ay broken glass. So, subject for DNA sample yon. Ngayong araw, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Cavite Police Provincial Office para sa mabilisang ikakaresolba ng kaso. Di pa rin sinasantabi na isa sa motibo ang robbery dahil ang dayuhan lang ang nawawalan umano ng wallet at mga ID. Wala pa tayong specific na established na motibo sa ngayon. Sa isang pahayag, nakiramay ang hotel sa pamilya ng mga nasawi. Patuloy umano silang nakikipagtulungan sa otoridad para sa imbestigasyon ng kaso. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Tagaytay, isolated ang nangyari at magsisilbi itong aral sa lahat ng mga negosyo sa syudad. It's a wake-up call again after how many decades of no incident like this. So we have to review our policies security-wise. Sen, bukod nga sa anggulong robbery, ay tinitingnan din ng pulisya yung iba pang mga posibleng motibo sa krimen. Hindi nila isinasantabi yung iba pang motibo na posible, Sen. Ano? Yung namang person of interest, Sen, ayon sa PNP rin, matapos yung pamamaslang ay naglakad lamang ito palabas ng hotel. Samantala, yung mga labi naman, yung dalawang babae, ay kasalukuyang nasa Batangas Port na at nakatakda ng iuwi doon sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Sen. Jeff, klaruhin ko lang, may impormasyon ba kung yung suspect o person of interest pala ay guest ng hotel, nagtatrabaho sa hotel o pumuslit lamang dun sa hotel para gawin yung krimen? Tamang-tama, Zen. Ano? Yan mismo yung tinanong natin sa alkalde ng Tagaytay dahil siya ay parte ng SITG at tinanong din natin yan dun sa hepe ng Tagaytay City Police. Alam mo, hindi nila muna dinevolve sa atin kung ano yung paano nakapasok o yung profile nitong suspect o kung paano siya nakapasok doon sa hotel. Dahil nagtataka rin tayo, maging yung mga pulisa ay nagtataka rin kung paano ito nakapasok dahil yun din specifically yung ating gustong malaman kung paano nga siya nakapasok sa hotel. Ano, kung siya ba'y guest dito o siya ay nakalusot sa security nitong nasabing hotel. Zen. Maraming salamat, Jeff Caparas.
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.